Virtual kwentuhan at kulitan. Oh, be productive by coming up with our own business. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang. Ang dami. Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Showbiz crush ko si Zanjo. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it because may meaning sa akin. Marami akong sana sa buhay. 18 Blackpink merch. Watch the play and have fun with yung new normal. Sana. Ito po actually yung room ko. So, ayan. Hindi siyang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! All these and more, only on Kapamilya Chat. Akala mo hindi kita makilala? Ikaw yung nagnako sa hotel. Nasa yes. Resibo. Napakasinungaling mo talaga. Ilang beses ko nang pinatingnan sa mekaniko yan eh. Wala naman nangyari. Paano kung subukan natin katingnan ulit? O sige o, saan at kailan po? Alis ka na! Uwi ka na, please! Teka, ikaw nagpapunta sa akin dito. May papakayos ka, di ba? You're hired. Wag! Pag yan, gumawa ng kapalpakan kasama ka. Totoo ba na first impressions last? Kung 24/7 ko tatrabahuhin yung kaya-kaya ko yun. Baka naman iba trabahuhin mo. Ali? Papantayan ko lahat ng kilos at hindi mo ako mapuputol. Kahit mana? O opposites attract. This May, kalimutan ang bad vibes. Ma-inlove sa teleseryeng Too Good sa Pagpapakilig. May crush kasi yung Nurse Ali pangalan. Yung mga Ali na yan, walang kasing... Cute! At Too Good sa drama. Pwede bang pagsabihan mo si Eloy, lumayo-layo siya kay Hugo Agkawili? Sarado na isip mo sa akin. Kung simple yung pangalan ko sa akin masabing totoo, paano pa sa totoong bagay? 2-in-1 kayo eh. Pag gumawa ka ng kalokohan, damay siya. Kung kayo eh kakagustuhan, go for it. Love to the fullest. Magbabalik na ang Asia's superstar Catherine Bernardo at supreme idol Danielle Padilla. Too good to be true. Ali, kung di kita kilala, iisipin ko naglilihi ka sa akin. Ha? May papasok na lamok. Ngayong May 13 na sa Netflix, May 14 sa iWanTFC, at May 16, 8:40 p.m. pagkatapos ng FPJ's Ang Probinsyano. Kapamilya Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapamilya natin all over the world, I'm Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming live via Too Good To Be True that abs-cbn.com/chat. At syempre, live na live din po tayo on our official Facebook and YouTube pages. Kapamilya, bago nga tayo nagsimula, napanood na nga natin ang trailer ng bagong teleseryeng ating aabangan at tututukan. Walang iba kundi ang Too Good To Be True. Kaya naman, to join us this evening dito sa Kapamilya Chat, makakasama natin ang ilan sa kanilang mga cast. Let's all welcome. We have here Jillian Vicencio, Pamu Pamurada, and Bianca De Vera. Hello guys! Hello! 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 Ayan na nga. Again, please greet all our Kapamilya Live viewers na nakatutok. Let's start with Bianca. Hi, Kapamilya. Magandang gabi po. Jeremiah, thank you so much for having us. And ayun, Ate Jillian, Ate Pamu, would you like to say hi to our viewers? Hello. Wow, nasabit pa. Hello, mga Kapamilya. Thank you for watching. I hope na i-share niyo ang live natin today para po mapanood din ng iba at mabalitaan nila na nandito kami ni Jillian at saka ni Bianca. Yes! Hello po sa inyo, mga kapamilya. Magandang araw po. Jeremiah! Hello again! Hello! Yes. Ayan na nga. Naman, always welcome kayo dito sa Kapamilya Chat. Pero eto na nga, kanina nabanggit ko nga ang Too Good To Be True. Congratulations, girls! Dahil malapit na nga mapanood ng ating mga kapamilya ang inyong proyektong talagang pinaghirapan. Pero syempre, can you share us briefly kung tungkol saan ba iikot ang kwento ng Too Good To Be True? Who wanna start? Bianca. Saan iikot ang storya ng Too Good To Be True, no? But, ayoko mapagalitan kasi feeling ko pag...
Okay. Well, Too Good to Be True is based on... Ate Jelena, ikaw na lang. Baka... Yung kaalam mo. Ganito na lang, Jeremiah. Total, napanood naman nila yung trailer. Ipapakilala ko na lang kung ano yung character ko rito. Oh, ayan. Go. So, mga kapamilya, ako dito si Tox. Ayan, barkada ako nila, Eloy, Red, at Daddy Eyes. Sabay-sabay kaming tumanda. Wow. Dapat sabihin ko tumangkad. Hindi pala ako tumangkad. Sila lang po. So, ayun, si Eloy, ginagampanan ni Daniel. Si Red, ginagampanan ni Yves. Tapos si Daddy Eyes, ginagampanan ni Kuya Matt Evans. Ayan. Ate Pamu, ikaw. Ayan, tama yan. Kasi baka mamaya pag sinabi namin kung saan iikot tong storya, baka lahat tayo mapagalitan. Baka so, umikot din tayo, di ba? Oo, baka mapaikot din yung mga ulo natin mamaya. So ako na lang guys, papakilala ko. Abangan nyo, malapit na po. Ito na ang inaabangan yung Too Good to Be True, hindi na to budol. Guys, ako si Gemma. Kasambay ako ni Lolo Hugo sa mansyon niya. So, isa ako sa mga nagmamarites doon sa loob ng bahay ni Lolo. So, malalaman natin kung sino nga ba ang ipagmamarites natin, no? So, yun lang naman. Abangan kay Jeremiah. As marites pala, opo, di ba? Bianca, ikaw, your role dito si Sergey. Ako naman po dito si Pat, ang bunsong anak ni Margie and ang nag-iisang kapatid ni Ali. She's very sweet, very caring, and very supportive sa mommy at saka sa ate niya. So, ayan, very kikay as well. Si Pat, ayan na. Pero syempre, paano kayo naghanda for this teleserye? Syempre, napakahusay ng mga cast. And of course, for your role, let's start with Jillian. Kay Tops, paano mo pinaganda? Ako... Actually, kasi nung unang cycle, talagang kinakabahan pa ako. Kasi syempre nga, Katniel, tsaka first ever teleserye ko, tapos yung mga kasama ko ng mga artista, mabibigat, magagaling. So, ano kasi important yung chemistry ba? Yung chemistry namin, ng mga kasama ko sa mga eksena. So, ayun talaga. Pero syempre, pinag-aralan ko yung galaw, yung boses, kasi nakita nyo naman ibang ano ko doon, ibang itsura ko doon sa Too Good to Be True. Kaya dapat nyo abangan yan guys kung paano yung naging pagsasama namin nila Eloy Red at Daddy Eyes. Ayun na. Para kay Pamu, paano pinaghandaan si Jeff? Ako naman, nung nalaman ko na magiging parte ako ng Too Good to Be True, syempre nag-excited ako. And then, hindi pa kasi... Actually, bago ko nalaman yung role ko, dun na mismo sa location, nung pumunta ako. Kasi, syempre, pinag-aaralan pa nila kung saan ba ako namabagay. Yung itsura ko, ay, marites to. So, bagay to maging marites sa bahay at mansyon ni Lolo Hugo. So, sabi ko, paano nga ba maging marites? Ay, madali lang. Tumanunod lang ako ng mga balita dyan sa YouTube. Tsaka yung mga kapitbahay namin sa kanto, ganun. So, ganun-ganun lang naman. Nakapit-bahay pala. Oo. You're black. Nagpaturo ako sa mga kapit-bahay namin. Paano nga ba maging Marites Mars? Ganun. Ayun na nga. For Bianca naman, syempre. Preparations for Pat. Paano ba ako nag-prepare? Well, of course, this is a very big project for me kasi first project ko to ever. So I really had to prepare myself bilang mga kasabayan ko nga dito, mga sabi nga ni Ate Jillian, mga magbibigating artista talaga. So hindi ko alam kung saan ilulugar yung sarili ko bilang ako lang dun yung first timer and everything. So hindi ko alam kung paano ilulugar yung sarili ko. So I had to prepare by... I watched a lot of movies and teleseries before I actually nilagay ko yung sarili ko dito. But other than that, I prepare ko yung self mentally din, of course. Kasi hindi rin to madali para sa akin. Kasi syempre, lock and tape, I'm away from my family. And sobrang saya din ng lock in for me. Pero syempre, pag nag-acting ka kasi, parang diba, parang sometimes you have to stray yourself away from your own personal life. And that's something that I've never done before. So, yeah. But at the same time, it was very exciting as well because this is something that I really love to do. It's my passion and I love this craft. So, ayun. Grabe naman yung preparation si Bianca for
too good to be true talaga, mga kapamilya. Pero syempre, working with the other cast, syempre nabanggit yung mga Katniel. Sa iba pang cast muna, let's start with the other cast. Kamusta experience yung working with them? G, ikaw? Alam mo, parang hindi kami talaga nagtatrabaho. Kasi ang saya-saya lang sa mga, ano, sa set. Di ba, tipa, movie, ang... True! Ang saya lang talaga. So, ayun... Siyempre, at first, aakalain mo parang nakakatakot, nakaka-tense. Ando naman talaga yon. Pero habang tumatagal kayo na magkakasama at nagkakakilala talaga kayo, parang na lang kayo magtotropa eh, no? Yun. Masaya talaga. Masaya. Amo ikaw. Saka yun nga, dudugtungan ko lang, nagiging mas natural yung acting dahil na magkakaibigan kami. At saka, magaan katrabaho ang Katniel and si Lolo Hugo, si Tito Ron, sobrang gaan katrabaho. As in, hindi ko pa siya nakaka-eksena, pero pag nasa standby area kami, ang gaan lang niya, napakabait, kakausapin ka niya every morning pagdating niya ng set. Hello, good morning guys. Wow, very bagets ang datingan ni Tito Ron. So, ikaw rin, hindi ka nakakabahan. So, yun, si Miss Jelly, hindi ko pa siya nakakatrabaho eh. So, waiting ako sa mga eksena ko with other actors and actresses. Ayan na nga. For Bianca, working with the cast. Well, for me, I just want to add na it's like I found like a second home sa kanila. Parang, I mean, on and off cam naman, talagang parang naman kaming, we're like one big family. Parang so, like from the artists to the crew to the staff and everyone you know on set, I just want to say na like a big happy family and parang lang kaming, you know, we're working, yes, but at the same time we're very very happy and parang kami nag, yeah, I love it. Gustong-gusto ko yung pagsasama namin and yung chemistry na nakikita nyo nga on screen. It's all because it's all real, it's all true. It's because hindi siya yung sapilitang chemistry. Alam niyo yung natural siya nung doon yung magic. Yes. With lahat ng nakaka-eksena namin. Para bang it was meant to be. Yun yung ganun. But it doesn't feel like work eh. Di ba, no? Hindi siya. Totoo. At saka gusto ko lang idagdag na sobrang bait din ng mga director namin. Yes. Correct. Sobrang yun, good vibes. Yes. At saka, I just wanna add the sobrang hands-on nila. Alam mo yung hindi ka talaga nila papabayaan. Mm-hmm. Diba, no? Both Direk May and Direk Paco, sobrang hands-on, tututukan ka talaga nila. So, hindi lahat ganun. And we're very, very blessed na sila ang director natin for this. Mga kapitan. Totoo, yeah. And then, saka, I just wanna add, no? Gaya-gaya, nakiki-add lang din pala siya. Yes! I just wanna add, no? Kasi ang ganda pakinggan, di ba? De, pero ito na, totoo yun, di ba? Pagka masaya ka sa mga kasama mo, sa mga katrabaho mo, it doesn't feel like you're working talaga, no? Parang it comes out naturally na lang talaga yung teamwork, team effort talaga. Pero nagtatanong ang mga fans, working with Katniel, in one word, papaano nyo sila i-describe? At gaano nga ba sila ka-sweet sa set? G, ikaw. Both generous talaga. Sa lahat ng bagay. Sa acting, sa pagkain. Generous. And, tapos, gano'n sila ka-sweet? Kung paano nyo nakikita, gano'n din talaga. Sobra-sobrang maalaga sa isa't isa. No, Ate Pam? Yes! Totoo, guys. Sobrang maalaga na parang gusto na rin namin may mag-aalaga sa amin ni Jillian at saka ni Bianca. Yung ganun, mapapasana all ka na lang talaga. Pero alam mo, yung dalawa, very genuine din talaga sila eh. Kung ano yung pinakita nila sa'yo ng una, ganun up until now. And very, wow, accommodating ulit. Parang ginawang, yeah, hindi, pero totoo, accommodating sila. Lalo na sa mga bagong nakakatrabaho nila. Hindi sila, hindi alam mo, hindi mo makikitaan ng ere. Walang ere. Correct. Yeah. Siguro for me, I'd say yung experience ko with them would be very unforgettable. I mean, masasabi kong itong mga little moments, big or small, yung mga moments namin together, talagang madadala ko forever, mache-cherish ko talaga siya
forever, you know, it's something I will really treasure. Kasi, debate pa mo, Ate Jillian, like, yung konting pagkukwentuhan lang natin, yan, anong bonding sa kwarto, you know, lipat-lipat ng rooms, and, you know, kakain and everything, it's just, it's something talaga na parang malulok back to mo in like 20, 30 years. Ano sabi mo? That was a great time. Parang ganun. So happy, Yanks, na ito yung first project mo. Oo, ako rin. Sobrang happy. Congratulations sa'yo, Bianca. Mm-hmm. Sobrang napunta ka sa magandang unit, magandang mga trabaho, mga veteranang artista. Yeah. Deserve ni Bianca yan, di ba? Yeah. Kaya nga, minsan sinasabi ko, paano kung natapos na tong project na to, feeling ko masasepangs talaga ako sa lahat. As in, naman. So, masasabi, sobra. Feeling ko nga, iiyak ako. Feeling ko lahat tayo iiyak. Nako, pero eto na nga, bago pa tayo magkaiyakan pa dito, Bianca, invite yun ang ating mga kapamilya na pakaabangan at suportahan ng Too Good To Be True. Go ahead, girl. Yes po, mga kapamilya, sana po subaybayan nyo ang Too Good To Be True. Mamaya na po yan sa Netflix, mapapanood nyo po ngayong May 13. Bukas po, May 14 sa IWTFC, May 16 po sa iba't ibang platforms gaya po ng IWA, ng Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z Channel 11, Jeepney TV at TV5. Directed po ito by Direct May Cruz Alvior and direct pa ako sa Santa Maria. Inihahandog po ito ng RGE Unit. Yes. Pamu, you wanna add something? Yun nga guys, ito na yung pinakaabangan nyo. Hindi na to budol. Promise, totoong-totoo na. Mamaya on Netflix, mapapanood nyo na ang aming advanced series. Kaya tutukan nyo na. At saka sa May 16 and 14. So, let's get it on, guys! Yes. Ayun, guys. And since showing na mamaya ang Too Good To Be True, don't forget to tweet your thoughts about it. I know there's a Twitter party. Kung meron na, paano ba yung hashtag? I'm not sure lang. I'm not very particular about the hashtag. But there's gonna be a Twitter party for sure. And ito na yung pinakahihintay nating araw para sa lahat ng mga Katniel fans. Inahahandog. Kaya ko pa ba? Inahahandog nila to para sa inyo. So, ayun. Ayan, ito yung Twitter party. Hashtag too good on Netflix. Ayan, guys. Yeah. Yun na nga. Again, mga kapamilya. Yes, makitweet na again using the official hashtag too good on Netflix. Itag natin si Bianca, si Pamo, si Jillian, and of course, ang iba pa mga cast kapag ka napanood na nga natin itong Too Good To Be True. Ito na nga. Siyempre, para sa ating mga Facebook live viewers, lipat na po kayo sa ating official website or sa ating YouTube channel. Dahil may mga challenges tayong inihanda para sa ating magagandang dila. Kaya naman, Facebook Live viewers, lipat na and we'll see you guys there. Bye! Bye guys! See you! Amen! Ito na nga, dire-diretso na tayo. Ganun lamang po kabilis, mga kapamilya, no? This time around, diretso na tayo sa ating booking and challenge with Too Good To Be True cast. So alam nyo na to, may mga questions lang ako. Then papangalanan nyo lang from the cast kung sino nga bang sasapul sa aking itatanong. Let's start with first, ito. Sino sa set or sa cast yung madaling matawa sa eksena? Like yung nabibitaw sa eksena kasi natatawa siya, ganyan. Sino? Sa grupo namin, halos kaming apat. Basta may magsimula na isa, si Kuya Matt yun eh. Si Kuya Matt. Pag nagsimula na siya, kone-konekta na talaga. No? Oh, domino effect talaga. Domino. Sabay lahat. Napatingin ka, di ba? Parang, oh, oo nga, one time, kasi napanood ko yung preview nila. Nanood ako ng set nila kasi after nung sequences nila kami na. Tapos pinapanood ko. Tapos merong time na parang tumawa yung isa. Tapos tumawa yung lahat. Tapos hindi sila makamove on sa next season. Sila direct sa amin. Oh, game na. Tapos itong mga to, yung apat, di tumitigil sa pagtatawa. So, sobrang refreshing din panoorin actually. Dapat ikaw matatawa. Alam ko si direct pinipigilan niya na lang din yung tawang niya. Pero it was very funny. Yeah. Ayan na nga. Susunod, ito. Sino ang mahilig man libre o galante? Yung dalawa. Yes. Katniel. At saka yeah. Si Alisa. Yeah. Alisa. Yes. Sobra. As in,
Sabi ko, uy girl, tama na yung pagkain. Puro na lang tayo kain ng kain. Food is life pala. No? So Katniel and si Alisa, mahilig man libre. Susunod, sino naman yung madalas nagkakamali sa mga lines or talagang nabubulol? Aminado ako. Ako. Ako din, nabubulol ako palagi. Lalo na kapag yung words dire-diretsong Tagalog. Tas, yes. Ako nararattle talaga ako. Yung parang kailangan mataas ka, dire-diretso, tapos lilipat ka ng mga, lilipat ka ng location mo dito, pupunta dito. So, yun yung ano, ako na yon. So, guilty si Pamo and si Bianca. G, ikaw, for you, sino? Ibes. Sorry, Tony. Eto, susunod. Sino naman yung source of laughter nyo sa set? Ako, Tito Ron. Tito Ron. Tito Ron, yes. Kuya Yubes. Kuya Yubes, yan. Yes, sila. Next, eto. Sino naman yung, eto na nga, maraming chika or makwento? Ate Elisa. Bianca. Ako? At saka si, Bia. Oo. Bia. At saka si ano, si ano, alam niyo na, si ano? Hindi niyo gets? Sino? Si Derek May. Eto na nga, eto na nga. Susunod na tayo, girls. Sino naman yung talagang na-starstruck pa nung first niyo nakita sa set? Tito Ron. Ako dalawa eh. Pamo sa'yo, sino? Si Tito Ron at saka si Miss Jelly. Yes. Ako, ang pinakaunang person na starstruck ako, si Ate Kat, for sure. And then, other than that, si Tito Ron. Nakausap ko si Tito Ron. And, Tita Jelly. Tita Irma. Actually, lahat na. Ilahatin ko na. Actually, oh. Si Tito Romnick. Jillian! Ives! Jillian! Bianca! Uy, nabusok dyan! Ate Jillian and Kuya Ives. Ives, yeah. Dalawa. Mga hopeless romantic. So, G, we'll give you the opportunity to defend or to, alam mo yun? Mag-defend. Pagtanggal. Totoo, totoo. Ayun. Well, on Ate Jillian's defense naman, yung mga unang times. Ay, defense ako. Defend ko siya bilang wait ko siya. Yung mga unang cycle, sa uminin ko sa Wisha, pero sabi ko nga sa kanin, yung mga third or fourth cycle, sabi ko parang gumaan ka. Hindi na siya sawi. Siya na yung heartbreaker. Yes, happy na siya. Siya na yung heartbreaker. Grabe yun. Ito. Susunod, ito na nga last. Sino sa tingin nyo naman yung hirap mag-move on? Hirap mag-move on? Parang wala naman. Lahat happy naman in life talaga. Lahat, yeah, happy. Mm-hmm. Si Jillian na lang din. Naku, Jillian. Bingo na po mga kapamilya, Jillian. Si Vicenzo. Jillian lagi napipili ng banga. May mga pagkakataon talaga na feel mo okay ka na, pero may times kapag ikaw na lang mag-isa, parang okay ko ba talaga? Yung mga ganon, kakausapin mo yung sarili mo. Pero overall, okay ka naman. May mga talaga na ganon. Mapapaisip ka, diba? Ganong moment in life talaga. Bianca, ikaw? Kung sino, hirap mag-move on. Hindi ko alam, wala naman ata eh. Wala naman. Ayun. Yeah. Masaya talaga lahat dito. Masaya naman lahat. Oo. Siguro, wala naman.
Oh, wala, wala, wala. Ayan na nga, ayan na nga, wala. Huwag na natin kasi pilit mga kapamilya. Opo, no? Diyan nga natatapos. Huwag na pilitin talaga. Dito natatapos ang ating bookingan challenge with Too Good To Be True cast. Pero this time around, proceed na tayo sa ating kapamilya chat feud. So may mga questions lang ako, then paunahan lang kayo sumagot. Raise your hand if you will answer my question. Let's start with, first, eto na nga. Tatlong prutas na kulay dilaw. Pamu. Apple! Banana! Banana! Tatlo. Tatlo. Two more. Tatlo. Banana, lemon. Banana, lemon, at saka yellow. One. Honeydew. Four. Ang layo ng honeydew. Honeydew, yellow. Ate, yung yellow, pero yung loob nun. Pero ano? Yellow yung labas. Yellow pa rin. Oh, ito na nga. Tanungin natin ang ating board of judges. Oh, may board of judges pa lang. May budget pa lang. Ang sabi ng ating mga judges, pasok po ba? Accepted! Oh. 1 point for Pamu. Next, tatlong red flags kapag nakikipag-date ka. Ako. Bianca. Ang bilis. Ang bilis ng Bianca. Oh, go, Bianca. Mabagal mag-reply. Hindi pa nakaka-move on sa ex. At seloso. Ano? Ano yung huli? Seloso daw. Seloso. Bianca, may nagpapatanong. Bianca, based on your experience ba it? Ay, ano na ko? Naku, naku. Uy, naku. Naku. Susunod, ito na nga. Tatlong holiday na national hero. Ha? Tatlong holiday? Walang tumatak sa akin. Baka magkamali ako eh. Oo nga eh. Five, four, ayan, G, oh. Go. Rizal. Quezon. Ninoy. Sabi ng ating judges. Hero. So all one po for the girls. Susunod, limang items na dinadala mo kapag nagka-camping. Pamu. Water, tent, at saka shoes, food. Lima! Two more. Shoes, food. Ano ba sinabi ko? Water, tent, shoes, food, at saka lights. Pasok. Okay, kailangan ng ilaw talaga dyan. Susunod, limang pagkain na bagay ang peanut butter. Ako. Bibilis nyo naman. Bread, strawberry jam, kare-kare. Ooh! Biscuit and banana. Wow! Ang galing ng Bianca! Pasok. Susunod, ito na nga. Three items na binibili mo kapag ka nasa souvenir shop ka. Jillian. T-shirt. Keychain. Tsaka top toy. Ay, oo. Pasok. Tsaka syempre hindi nawawala dyan yung ano, diba? Yung ref magnet talaga. Ref magnet! So, diba? Next, eto. Tatlong water sports. Kamu? Water sports? Hindi ko pala alam. Swimming? Swimming! Diving? Snorkeling? Oh! Laban yung pamu mga kapamilya. Eto, susunod. Magbigay ng limang lugar na mahaba lagi ang pila. No? Mahaba ang pila. Pamu. PFA, passports, at saka MRT. Lima! Two more. MRT, LRT, at saka
Enchanted Dog? PSA! 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 Ang sabi ng ating dyan. Accepted! I agree! Accepted po ba ang sagot? Ay, parehas yung ay, PSA. Ay, oo. Oo nga. O, oh, hindi ano, milk tea shop. Oh. Ay, oo. Oh, milk tea shop ang haba lagi ng pinag. Saka gusto ko yung kay Jillian, no? Yung sa amusement parks talaga, no? Jillian, ang haba lagi ng pila. Doon ubus yung oras ko talaga. Ayan na nga. Pasok, pasok. Eto, we are down to our last two. Eto. Lugi ah, talo kami. May content. Oh, sorry. Hindi, may bawi tayo sa ating last question. Good for 10 points already. Pero second to the last, tignan natin. Magbigay ng tatlong K-pop group, lalaki man or babae. Ako! Jillian, ito na talaga to. Blackpink to NE1 BTS. Oh! Medyan aga. Kaya! Ampal nga with dancing. Bawal makita yung lower part ng katawan ko. Bakit? Jen. Oh, eto na eto. Last. Good for 10 points na to ha. Magbigay okay ng limang kapamilya singer. Okay, ako! Pamo. Moira. Casey Tandingan. Eric Santos. Mark Bautista. Daniel Padilla. Lima na yun, di ba? Lima na. Okay. Pero wait lang, yung tignan natin kung tama. Oh, may maling isa. So, you want to steal? Okay. Yeko sa tito! Ang corona, nasa yun na. Tiyan na. Bigyan natin talaga to kay Pamo kasi gusto ko yung magbigay ng limang kapamilya singer. Okay. Hindi kompleto yung hindi pa tapos yung tanong. Alam niya na talaga ang itatanong dito. At dito natin nalaman na palaban po ang isang pamupamurada mga kapamilya. Akala mo may premyo eh, no? Akala mo may patupive talaga eh, no? Meron ba? Nako, sana nga eh, di ba? Pero dyan yan, natatapos ang ating kapamilya chat feud. Again, Bianca, Jillian, Pamu, thank you so much for joining us this evening dito sa kapamilya chat. Again, please invite nyo ang ating mga kapamilya na suportahan ang Too Good To Be. Go ahead. Okay guys, hindi na tubudol. Totoo na ang balita. 3 days to go na lang at mapapanood nyo na ang Too Good To Be True. 8:40 p.m. sa primetime bida po yan pagkatapos na ang Provinciano. FPJ ang Provinciano. At syempre, mapapanood nyo rin ito sa Netflix Philippines mamaya na at 8:40 p.m. at bukas naman sa I Want TFC. Yes, at makakasama po namin dito ang Katniel, syempre, si Sir Ronaldo Valdez, Miss Gloria Diaz, Miss Irma Adlawan, Miss Jelly De Belen, Sir Chris Villanueva, Sir Romnick Sermenta, at marami pa pong iba from RGE Unit Family, and directed po ito by Direct May Cruz Alvior and Direct Paco Santa Maria. Yeah. Support guys, mga kapamilya. Guys, mamaya pala abangan nyo, Something Is Good to Light Tonight sa TV Patrol. So manood po kayo mamaya. Meron po tayong pwedeng abangan mamaya. Ano kaya ang sorpresa nila? Nako. May pasurpresa mga kapamilya. Abangan nating lahat yan. Again, supportahan po natin Too Good To Be True mga kapamilya. Again, girls, thank you so much for joining us dito sa Kapamilya Chat. At syempre, sa lahat ng mga kapamilya natin na tumutok from the very start until this moment, maraming salamat po. Again, kapamilya, good news po dahil ang Kapamilya Chat nga po ay available na as a podcast. Mapapakinggan nyo na nga po ang Kapamilya Chat the podcast on Spotify, Apple Podcast at sa iba't iba pang podcast streaming platforms. Fresh episodes every Wednesdays at 6 p.m. Again, pray always, love one another, and if we can help and share, do it. Lagi po nating tatandaan mga kapamilya na mas okay pag nakamask. Once again, I'm Jeremiah with Jillian, Bianca, and Pamu. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe. Bye everyone. Happy weekend. Bye everyone.
Grupo Milya Chat.